Ito sir. Louis Garneau. Ano model name to sir? Sen? Oo, oh, Sen. Ayan, Louis Garneau Sen. Alloy frame din. Ayan, ganda. Puro maganda na lang yung nasasabi ko dahil kita nyo naman dito sa video natin, talagang maganda mga kapadyak. Bakit mo sasabihin hindi maganda eh? Talagang maganda yung nakikita natin, di ba? Ayan, Louis Garneau. Anong crank nito sir? FSA. 2x setup, no? 2x ano yan sir? 2x8 speed. Tapos RD Shimano Sora. Ah, pati sprocket niya Shimano Sora din. Ayun, Sora din pala yun. FD natin Shimano Sora din sir. Ito ba? Tektro? Tektro yan. Ah, Tektro din. Harap at saka sa likod, caliper. STI na rin na Sora sir. Ayun, Sora na din. Ano po sir? Flight deck? Ayun, flight deck mga kapadyak. Unang labas. Talagang kauna-unahan pa. Baka di pa kayo pinapanganak. Nandyan na yan. Oh, saddle natin, may konting punit na, pero hindi naman issue yan. Upuan nyo naman yan, hindi nyo naman makikita yan eh. Ayan o. Louis Garneau rin sa seat post. Ito Louis Garneau rin tong saddle. Ginamit na gulong dito, Pana Racer. Category. 700x23C. Ayan o. Ang ganda rin ng setup ng Rayos natin dito. Parang parol din. Ayan o. Ano tawag sa setup na ganito, Sir Jesse? Alam nyo ba? Ayan o. Dalawahan siya. Ayan o. Tapos malalayo. Parang parol. Ayan. Tapos meron pa tayo reflectorize na nakakabit sa Rayos. Ayan o. Sa port ay Louis Garneau rin. Tapos ito yung emblem ng Louis Garneau. Ayan. Tapos, lahat na pala ito, puro Louis Garneau, sir, no? Pati yung stem natin, Louis Garneau. Kasi dumating dito, puli nakabit. Yan na talaga, no? Magkano sa ganito, Sir Jesse? Tinatanggal. Yan, nasa 20K lang yan. 20K lang. Ito, mga kapadyak, pwede na. 20K. May washable pa naman yan. Ayun, may bawas pa. Kung sakali, Sir Jesse, magkano pinaka last price mo rito? 18. Ayan. Nakaless na kayo ng 2,000. Pwedeng-pwede na. 18. Huwin nyo na to. Oh. Louis Garneau. Solid. Pati pala unahan nito, ganun din ang setup ng ano, no? Rayos. Tapos ang boha niya. Ano yung boha nito, Sir Jesse? Zero? Oo. Parehas sila. Ayan, no? Harap at saka sa likod. Ganda. Tapos Pana Racer nga yung ginamit na rin. Oh. 20K hanggang 18 kayang ibigay ni Sir Jesse. Ito Sir Jesse. Diamondback Racing. Ito, classic din. Diamondback Racing. Ayan o, DBR. Ibig sabihin pala niyan, Diamondback Racing, mga kapadyak. Ayan o, dalawa abang dito na mount para sa battle cage. Diba? Para kung sakaling maglo-long ride kayo, ay marami kayong tubig na madadala. Smooth weld to. Pero alay lang, Sir Jesse. No? Alloy lang mga kapadyak. Ganda rin ito. Fork nito steel lang ba to? Alloy din. Alloy din. Tapos naka-caliper brake harap at saka sa likod. Tektro ginamit. Ayan. STI na rin. Ayan. Flight tech din. Pag sinabi mo bang flight tech, Sir Jesse, ano ibig sabihin nun? Yung mga unang labas kasi ng mga Sora, Claris. Sinaunang STI, no? Unang design, ng STI. Pero mas ano sila, mas matitibay. Mas matitibay, no? Sora din yan, Sora. Sora din. Hmm. Shimano Sora. Pati FD nito, sir. Oo, oh, Sora din. Sora din. Tsaka RD. Pati chain niya. Pati sprocket. Oo, oh, pati sprocket. Sora din. Tapos yung ginamit na boha dito, yan kulay brown. Na parang gold nga eh. Medyo madilim lang kasi kaya hindi ko mapakita ng maayos. DC-19 yung rim. Alex rim din. DC-19. Oh. Eh, no? Tapos naka quick release na yung boha. Ano yung spokes nito Sir Jesse? Parang matigas ah. Ano siya? Ganda oh. Tigas ng spokes niya mga kapadyak. Parang yung mga modern na spokes ngayon. Matitigas. Ayan. Sa frame alloy lang pero smooth weld siya. Seat post natin dito ay alloy din. Kaya magaan na magaan. Doppelganger pala to. Gawa ba to ng doppel sir? Yung saddle lang. Ah okay, kinabit lang pala ni Sir Jesse to. Ah pinalitan na pala ni Sir Jesse saddle nito. Nilagay niya doppel. Pero bagay naman. Bumagay naman. Ayan. Pagkano sa ganito sir? Siguro, 20K. Tapos pwede na, may less pa naman yung... Oh, 20,000 mga kapadyak, pero negotiable pa. Makipagtawaran na lang kayo dito kay Sir Jesse. Oh, ito na, nandito na tayo sa kaloob-looban nila. Ito, meron tayo dito. Ang ganda naman ng frame nito, Sir Jesse, no? MTB, no? Oh, Japan din yan. Oh, Japan din yan.
Jamis. Eh no, Jamis, mga kapadyak, ganda nito. Oh. Nakalagay dito, Durango ba to? Durango. Durango, ayan oh. Tapos dito sa down tube, Jamis. Alley frame din, Sir Jesse, no. Ganda pero kagandahan, naka mechanical disc brake na oh. Tapos quick release pa. Ginamit na ano dito, nakaliper. Ano to? Hindi ko masyadong mabasa eh. Pero nakikita ko dito, MX5 o MX9. Ayan, basta silipin nyo na lang pag pumasyal kayo rito. Naka suspension fork. Wala siyang lockout, no? Ay, ito, ito. Meron yata, ayan. Suspension fork. Ginamit dyan, SR Suntour. Tapos Maxxis yung gulong, Sir Jesse. Ito talaga yan? Oo, yan. Galing, oh. Maxxis talaga, oh. Meron na pala talagang Maxxis noong paman. Ayan, oh. Sukat nito, 26x2.35. Quick release, harap at saka sa likod. Ayan, oh. Tapos hub nito, Shimano ba hub nito, sir? Shimano yan. Shimano yung hub. Shimano. Tapos naka-double wall na rin, no, Sir Jesse, no? Double wall yan. Tapos alloy na rin yung ginamit na Rayos. Goods na rin. Ayan, no, dito sa head tube niya, naka-indicate Jamis. Pati dito sa stem, Jamis din. Eh, itong handlebar, walang nakalagay, no? Wala. Jamis. Tapos 1x setup, 1x9 speed. Shimano Acera. Tektro ginamit na brake lever. Tapos yung ginamit na handle grip, may lock na sa unahan, may lock din sa dulo, iwas na ako na. Sabi kasi nila, Sir Jesse, pag park nila ng mga bike nila, pagbalik, wala na yung handle grip, nahihila. So, eto, may lock na. Kaya, safety na, hindi na mawawala yan. Dito sa seat post, ay Jamis na rin, medyo nabura na lang, kabababa, kabababa. Nauupod yung paint ng seat post niya. Kaskas ng kaskas dito eh. Pero Jamis yan. WTB ginamit na saddle. Ayan o. Maxxis din ginamit na gulong sa likod. Pansinin niyo yung ano niya o. Yung mga knobs niya. Ang ganda pa o. Yung knobs ng gulong. Okay pa. Magkano to, Sir Jesse? Wala pa. Hindi ko pa siya natatapos eh. Ganda ng ano niya o. Down tube o. Medyo curve dito. Bago dumating na seat tube. Ayan o. Kasi, pero kung sakali, Sir Jesse, magkano presyo mo niyan? Estimate mo lang. Kung natapos ko siguro yun, nasa 30 siguro. 30? Mm-hmm. Ayan, hindi pa raw to completely na natatapos ni Sir Jesse. Kaya hydraulic ko pa kasi siya. Ah, gagawin niyo pang hydraulic yan? Mm-hmm. Ayan, mga kapadyak, mechanical disc brake to. Gagawin pa raw ni Sir Jesse yung hydraulic. Pero ibibigay niya lang ng 30. Tama ba? Mm-hmm. Ano na yun, Sir Jesse, yung 30 na yun, ayos na. Na naka-hydraulic na. Oh, parang ganun. Pero wala pang eksaktong presyo. Estimate lang ni Sir Jesse 30. Pero hindi pa niya final na presyo yun. Pero kung nakita nyo dito sa video, pwede nyo siyang tawagan. Pwede nyo bili ng as-is to, Sir Jesse. No? Ayan, bili nyo na lang ng as-is. Kayo na bahalang mag-upgrade. Basta kung ano lang yung mga nakasalpak dito, yun lang ibibigay sa inyo ni Sir Jesse. Yun na lang ang pipresyohan niya kung ayun nandyan. No, Sir Jesse, no? Ito, mga wala pa to, Sir Jesse. Hindi nyo pa ano yan. Pero pwede ko na ibigay siguro mga 6,000. Ito, 6,000 nesto. Pang as-is na lang, Sir Jesse, no? Pero may saddle yan. May saddle to, ha? Alloy frame, no? Alloy din seat post. More on alloy na rin to, ha? Combo shifter. 3x7, Shimano. Ayan. Fork nito, alloy din. B-brake siya. B-brake yung rim brake niya. Harap tsaka sa likod. Ayan. RDFD, Shimano na rin, Sir Jesse, no? 3x7 speed. Ayan. Ganda rin, ano? Puro alloy. Di parang naasikaso ni Sir Jesse, pero bigay niya sa inyo ng as is. 6K ba, Sir Jesse? Ayan. As is, pero may saddle. Pero gumagana yan, Sir Jesse. No? Sukat ng frame yan, meron ba, Sir? Wala kasing naka-indicate, eh, no? Pero sa gulong niyan, Sir Jesse. 700x32C. Ayan, 700x32C. Dito sa mga frame na to, magkano, Sir? Schwinn. Ano kaya yun? Parang pang-project bike ko. Pang-project. Antayin nyo na lang kung ano kalalabasan yan. Pero may mga binibenta rin kayong frame, Sir Jesse. Oh, meron naman. Ito siguro. Pag ito. Ito, teterno mo to dito, Sir Jesse. Yun, oh, teterno ko siya. Ayan. Abangan nyo, mga kapadyak, babalik tayo rito. Kasi tignan pa natin yung mga project ni Sir Jesse. Repaint ko pa kasi siya eh. Ah, paparepaint nyo pa po. Ayan. Paribabalik ulit siya dati. Papagandahin pa. Abangan nyo lang, mga kapadyak. Yung drop bar. Ayan o. Naka-ready na rin siya. Naka-ready na o. Aayusin na lang, assembly na lang. Pero re-repaint pa ni Sir Jesse. Kung gusto nyo naman ng mga frame, meron dyan. Pakita ko sa inyo mamaya. Eto,
Meron tayong Merida na skultura. Skultura. Ayun, skultura. Ito, napakita ko na ba to, Sir Jesse, o dalawa yung ganyan mo? Isang ano, reacto. Ah, reacto pala yun. Saka isang ito, skultura. Itong ganda nito, skultura, mga kapadyak. Ayun. Sa down tube Merida, dito sa top tube skultura. Dito dumaan yung ano nyo, yung internal cabling niya sa ilalim ng top tube niya. Tapos nag-exit dito. Papunta rito sa rim brake niya. Shimano Chagra setup to, sir, no? Oo. Ano yung group set na, sir? Group set ng Shimano Chagra. Tapos, size ng frame, small. Ano to, sir? Carbon? Carbon. Carbon. Yan naman pala ganito kaganda. Carbon fork. Yung frame niya, alloy lang. Alloy siya. Pero parang carbon na rin, light alloy, no? Naka-quick release, harap tsaka sa likod. Tapos, ginamit na gulong dito. Ano, Maxxis. Ayan, no, Maxxis 700 by 25C. Tapos yung rim natin dito ay Jaco. Jaco ba to? Ayan. Jalco. Jalco. Jalco rim na ginamit. Ayan. Harap likod na rin yan. Tapos sa RDFD Shimano Chagra. Tapos STI na. Tapos rim brake Shimano Chagra. Harap at saka sa likod. Ganda na rin. Saddle. Okay pa rin, makinis pa, wala pang kasiraan, makapadyak, wala pang punit. Sa drop bar niya, okay pa rin naman yung balot niya, yung bar tape, maganda pa, makinis pa. Headset natin dito, FSA, pero dito, Merida. Yung mga spacer lang pala, no, ang FSA, ayan o. Pero yung pinakatakip dito, Merida, ganda. Magkano ganito, Sir Jesse? Ano ito, 45, negotiable pala. 45K, 2 by ano yan, Sir Jesse? 2x10 speed. 45K pero negotiable pa. Makinis na makinis pa, pre. Makapadyak madilim lang eh. Kaya hindi nyo masyadong ma-appreciate dito sa video natin. Medyo lobot na rin kasi yung ilaw ko. Ayan o. Makinis pa yan. Ayan, ako na nagsasabi sa inyo. Ayan o. Okay pa. Next natin, Sir Jesse. Yung mga nandito. Eto, mga frame natin dito. Magkano benta mo yan? For repair kasi yung mga yan. Ah, for repair. Oo, for repair. Pero kung sakaling mga... makorso na daan nila, oo, pwede mong ibigay. Oo, pwede ko ibigay. Oh, yan. Meron tayo ditong, itong ganda nito ah. Parang nagsi 7 color yung kulay, no? Alloy to. Oo, oh, alloy siya. Anong brand to, Sir Jesse? Centurion yan. Centurion. Ganito. Repaint na ba to, sir? Oo, pinarepaint. Ah, pinarepaint na. Kaya naman pala ganito nakaganda. Magkano yung ganito, sir, kung i-out nyo? Sa ganyan lang, siguro mga 6.5. 6.5, pang anong sukat to? 700. Ah, pang hybrid. Pero kung gagamitin nila sa mountain bike. Anong equivalent nun, Sir Jesse? Pang 27.5? Ah, 29er. Pwede na, no? Ang laki. 29er. Oh, yan. Kung naghahanap. Magkano to, Sir Jesse? 6.5 lang. Makapadyak, oh. Mas piliin nyo na to kaysa sa mga brand new. Japan yan, Sir Jesse, no? Ganda. Panalo, yan, oh. RD hangar niya. Nakasama pa, oh. Sa project, pang project, pero kung makurusan na daan nyo, pwede nyo bigay. Ito, Sir Jesse, titanium yung ba to? Hindi. Chrome. Chrome lang siya. Pero ang ganda, no? Oo. Kaso may mga dent lang, no? Oo. Pero no problem naman dahil, okay. Ayun, no? Anong brand to, sir? Calamita? Jew? Ayun, Jew Calamita, mga kapadyak, ganda, oh. Classic. Ah, Surely. Surely, mga kapadyak, ayun, no? Ano nakalagay dito, Sir Jesse? 41.3. Ano yun? Size ba yun? 41.3. Ano yun? Materials size, ba na ginamit? Material na ginamit. Ah, changing. Material na ginamit. 41.3. Size 52 to eh. Ah, 41.30. Ayun. Chrome. Ayan. Oh. Chrome oli siya, no, Sir Jesse, no? Ganda, oh. Yan yung welding, oh. Pinong-pino, oh. Hindi nyo napaparepaint to dahil ito na talaga kulay niya. Pag pinabop nyo to, kikinis pa to. Pabop nyo na lang. Magkano na may mga ganito, Sir Jesse? Stock up kasi yung sipus eh. Pauhugot ko pa. Ah, stock up. Dalawa, magkano to, Sir Jesse? Kung bibenta mo. Ano siguro. Kasi may tama naman. May issue eh, no? Issue. Magkano, sir? Pero mga 5K. Pwede siya pang pixie, no? Oo, pwede. Pwede. Tapos sa classic road bike, pwede rin. Ayan. Surely. Tapos Geos, magkano sa Geos, sir? Ayan o. Geos frame. Oh, yan. Magkano yan, sir? Stock up nga lang din, ano? Stock up din. Kaya ngayon, naka-line up lahat sila para gawin. For repair pa naman itong mga nandito. Ayan. Tingnan ninyo na lang, baka may magustuhan kayo. Tapos kausapin ninyo na lang si Sir Jesse kung
kung ito, talagang desidido kayo. Ito nasa likod siguro pwede na to. Ito mga nasa likod. Ano yung mga nasa likod na nandito? Ito alam ko to trek eh. Ah, ito trek to. Parang carbon yung ano niya. Oh, then, mana lang yan, pinatungan. Ah, pinatungan lang. Sa chainstay niya lang, no? Para di magasgas. Magkano yung ganun, sir? Ito, yung itim. Mga 3,000 lang. 3,000. Pang hybrid mountain bike. Hybrid, oh, pero kung pang MTB, pwede rin ba yan? Ay, hindi. Hindi, no? Pang Pixie, pwede siguro. Magkano naman yan, yung itim? Yung mga 3,000. 3,000. Eh, itong kulay dilaw. Anong brand yan? Labon, Giant yan eh. Giant? Ah, okay. Magkano naman yan, Sir Jesse? Yung mga ganun na rin. Pang anong sukat? 700 din yan. 700 si din. Ano? Pang mga hybrid na mountain bike. Tsaka ito pa yung mga ibang pyesa ni Sir Jesse dito. Hindi ko na lang isa-isa yung lahat to dahil napakarami nito. Kung ano kailangan nyo, tawag lang kayo kay Sir Jesse. Marami siyang mga pyesang pang classic dito. Ayan, call lang kayo kay Sir Jesse. Ayan, may mga ragusa pa tayo. Mga chainring, meron din. Tapos ito pa mga frame natin. Ayan, Anchor. Hindi ko natatanong lahat ng presyo ha, kasi medyo gagabihin tayo. Ayan, message nyo lang siya. Ayan, ito yung mga pangmalakasan niyang mga gamit dito. Ito, ang haba naman ito, Sir Jesse. Ito, ang haba naman ito. Oo, ano ko lang yan, pang gravel. Pero hindi pa itong ano, hindi pa ito yung pinaka drop bar niya. Kasi ano yan, pambenta rin yan, Sir Jesse? Pag nabuo ko yun. Ah, project pa. Oo. Oh, hindi ko na muna aalamin lahat ng mga specs nito. Pakita ko na lang sa inyo kung ano yan. Scott. Ayan o. Ayan o. Pang gravel siya, no, Sir Jesse. No? Pang gravel siya. Yan daw, drop bar. Hindi ko na muna alamin yung mga price kasi hindi pa naman ipapinal ni Sir Jesse. Ulitin lang natin kung sakaling malaman natin ngayon, eh pagka naayos na, ganun na naman, tatanong na naman natin. Kaya tignan nyo na lang muna. Eto rally, oh. Rally ba to o rally, sir? Rally. Ano ba tamang pronunciation dyan? Rally. Rally. Eto pambenta na, sir. Oo, pambenta ko na yan. Eto classic, no? Parang pambabae frame, no? Pero, pang ano naman to, eh. Pang kahit anong gender pwede. Yan. Ganda rally, oh. Tapos double tube sa top tube niya. Tapos Shimano Altus group set sa Sir Jesse. Group set yan. Shimano Altus 2x setup o 3? 3 by setup. 3 ano 'yan? 3x8. 3x8 Shimano Altus. Escape ginamit na rim. Tapos ano ba 'to? Pinalitan mo na, Sir Jesse. Instant ko lang siya. Kasi yung gagawin ko dito, papalitan ko itong hub. Ah, okay. Para kung just in case na gusto. Ito pala, kung bibili nila to, ito yung bibigay mong rim. Araya to eh. Ah, Araya. Ayan talaga pambigay mo na rim kung bibilin to. Oo, in-stand ko lang siya, ni-road test ko lang siya. Kasi papalitan ko siya ng hub. Para kung yung kukuha niyan, gusto niya gawing 10 speed. Pwede. Pwede na. Okay. Hindi na siya mamamagal. Pero 8 speed lang siya, Sir Jesse. No? 8 speed lang siya. Pero STA na rin pala to. Oh, STA na rin siya. 2x8 speed. Ganda. 3x8. Chrome lang siya, no? Ah, 3x8 pala. 3x8, sorry. Classic na classic ko. Drop bar niya, alloy. Stem, alloy din. Tignan niyo yung mga ano niya, headset niya. Ito mga chrome lang. Ganyan naman talaga pag classic eh. Yung mga headset. Ito, tignan mo yung emblem niya rito. Yan. Rally. Okay pa ha. Tapos may kasama pa pa lodo. B-brake, Shimano harap likod. Ayan o. Diba? Maputing-maputi pa chain. Tsaka sprocket nito, okay pa rin. Quick release, harap likod. Ayan o. Ganda. Giant scape. Sa gulong, giant scape sa ano. Ah, ito pala. Hindi pala to yung bibigay ni Sir Jesse. Magkano pre? Kung bibili nyo pala to, papalitan ni Sir Jesse gulong. Pero kung gusto nila to, pwede rin. Pwede rin. Kung gusto, kung gusto nyo, yan na gusto nyong gulong. Yan na ibibigay sa inyo. Pero kung ayaw nyo na to, yung original gulong nandun. Bibigay sa inyo ni Sir Jesse kung yun ang gusto nyo. Magkano to, Sir Jesse? Ano yun, sir? 15. 15? Pero may bawas pa naman, sir, no? Ito pa isang maganda, oh. Nishiki. Nishiki to, sir? Oo, Nishiki. Ito Nishiki, ang ganda, oh. Sineta pa ko na rin din. Double tube yung top tube niya. Ayun, no? Double tube. Nishiki. Ano binago mo rito, sir? Yung cogs niya sa likod. Ah, yung cogs, kaya pala lumaki. Pero tingnan nyo yung brake lever niya nandito sa dulo. Ito original pa rin to. Original. Ayan, nandito. Ganda. Tapos L2 A7 ginamit na shifter ni Sir. Palit na rin to, sir. Oo, pinalitan ko na. Ayan, no. Kasi nasa down tube yung shifter niya. 1x10. Naging 1x10 na siya, sir. 1x10. Ganda. Pero frame nito ay chromoly, sir. Chromoly. Ayan.
Nishiki. Tinan nyo yung ginamit na rim alloy yan. Tapos quick release harap at saka sa likod. Bukod dun sa ano niya, wala nang ibang nabago dyan, sir. Wala lang. Sprocket pa lang. Sprocket lang, oh. Kasi tapos shifter, no? Shifter na kasi nandito. RD niya, yun pa rin. Oo, yun pa rin siya. Yan. Okay. Yung RD niya, palit na rin. Ah, RD palit na rin. Anong RD niyan, sir? Ganun na rin. Ah, L2. Oh, L2. L2A7. Ayun, L2A7 na rin pala to. Pero yung kadena niya, yun pa rin. O napalitan na rin, sir. Pinalitan ko rin, bago na rin. Ah, upgrade kit na pala to. Mm. Pinalitan niya na rin yung mga ano. Mm. Drive train. Pero yung crank niya, yun pa rin. No? Siya, tapos yung side stand niya, yun pa rin. Tapos saddle niya, yun, ang ganda pa rin. Oh. Yun yung pinaka-original niya. Classic. Tapos seat post, yun pa rin. Tapos ito, yung mismong caliper brake niya. Ano yung Shimano? Shimano X-Touch, mga kapadyak, yun, no? Motion. Wala nang ganito ngayon sa mga modern, no? Sa mga classic niya na lang makikita, wala na sa mga... A brand new bike shop, wala na kayong makikita ng ganyan, ano sir, no? Shimano X-Touch, ayan, no? Ganda. Rapat siya sa likod na yan, Sir Jesse, no? Oo. Crank niyan, ano, sir? Ano lang din ito, Shimano rin na, ano, non-series. Non-series din. Ah, non-series na Shimano. Pero okay din, Shimano naman yan, eh. Tapos gulong niyan, 700 by 28. Tapos alloy yung rim, stainless pa yung rayos. Magkano yan, Sir Jesse? 15. And 15K. Negotiable pa naman yan. May pagtawaran na lang kayo. Ganda ng brake lever nito. Nasa kanto. Yan. Ano pa ba yung mga nandyan, sir? Pakita na natin to. Eto, pambenta mo rin ba itong mga nandito? Pinapagawa. Ah, pinapagawa. Galing din sa akin. Pero galing din sa'yo. Ayan, galing din kay Sir Jesse. Pero hindi na pambenta ni Sir Jesse ito eh. Huwag ko nang pakita. Eto, Emperor. Pambenta mo pa ito, sir. Pambenta ko yan. Ito, Emperor. Oh. Racing Beat na Emperor. Ganda, oh. Shimano Claris Group Set, sir. Pero yung crank niya, FSA. FSA yung crank. Tapos, sa Tektro, harap at likod na ginamit na brake. Na rim brake. Tapos, naka-STI. Shimano 105 ba ito, sir? Claris siya. Ah, Claris. Ayun, Claris pala. Medyo pudpud na. Kaya hindi natin masyado makita. Pero STI na, sir, no? Oo, oh, STI na siya. Ganda. Uno, ginamit na drop bar. FSA sa headset. Ayan. Fuji sa seat post. Goods din, no? Suot ng gulong 700 by 25, sir? 25. Carbon ba to, sir? Alloy lang, no? Yung frame, ay, yung fork. Alloy carbon? Alloy din. Alloy din. Magkano sa ganito, sir? 20. May bawas pa yan. Meron tayo folding bike, pang benta yan, sir. Mm-hmm. Hindi pa lang nakaayos. Ito folding bike, pang kaso pang ayos pa. Hindi pa siya, hindi pa pang benta, Sir Jesse, no? Pero kung pang as is, magkano? Siguro mga 8K. Alloy frame steel. Chromoly. Ha? Reynolds yung ano niya. Alin, sir? Chromoly to, sir. Itong frame niya. No, Reynolds. Reynolds. Oh, pag sinabi mo bang Reynolds, ano yun? Yung type ng tubing niya na ginamit. Ah, okay. Kasi may Columbus, may Reynolds. Oo, oh, Columbus. Ayun, mga kapadyak, Reynolds na. Yung ginamit na material sa kanya. Columbus, Reynolds. Ano pa yung isa, Sir Jesse? Yun yung Chromoly. Chromoly. Ayan, yung mga materials na, ginagamit. Oh. Tinan nyo, may suspension yung frame niya, sir, no? Meron. Ayan, ganda ng frame nito. Reynolds nga, ayan. Mm. Reynolds. Ayan. Crank nito, ayan, alloy. One by setup. Ilang speed yan, sir? 7? 1x7. Oh, 7. Cappuccino. Folding bike. Gulong nito 16 o 18? 18. Tapos power tools, ginamit na B-brake. Harap likod. Classic na rin tong folding na to, ha? Grip shift. Shimano yan. Revo shift. Alloy, ginamit na manivela, pati stem. May bell pa, oh. Brake lever, alloy din. Ayan. Pati itong seat post, alloy din. Medyo may punit lang yung ano niya. Pang upholster na lang to. Magkano to kung pang as is, sir? Yung binanggit mo kanina, 7. 7K. Pero ano ba papalitan mo dito, sir? Wala, ano lang kasi, lilinisan ko lang siya, tapos ito. Ah, okay. Kumbaga, lilinisan na lang. Tsaka ito, pang upholster. Yun lang. Hantayin nyo. Pero yung 7, yun na yun. Pag palit na yung ano nun. Oh, yun, 7, mga kapadyak. Reynolds, made in Taiwan yung frame. Ganda.
7K. Eto sir, pambenta pa ba to? Oo, Silva. Eto Silva na hybrid MTB. Ayan o, Bridgestone, gawa ng Bridgestone. Ayan naman may emblem ng Bridgestone. Naka-B-brake, harap likod Shimano ginamit dyan. Alloy ba handlebar nito sir? Alloy to? Ayan, alloy pati stem. Eto alloy na rin halata. Louis Garneau ginamit na saddle. Tapos naka-combo shifter. Ano to sir, 3x? 3x ano to 3x8. Sir? 3x8. Palagay ko Shimano to, na-repaint na lang eh. Ni-repaint na lang. Shimano. 3x8 speed. Tapos, yung fork niya, Silva to sir, no? Oo, Silva. Silva. Steel. Ayan, steel frame. Ah, ito steel yung fork. Pero alloy yung frame. Ayan, tapos double wool, ano. 700x25 din. 28. Mas makapal. Ayan. Tapos quick release. Harap likod. Ayan. Shimano Altus FD. Sa RD, Altus din sir. Crank natin, true-batid na alloy. Pagkakapal-kapal, oh. Tapos yung ano natin, pedal. Ano yan, sir? Ordinary pedal lang, no? Magkano price mo dito? Nasa 12K. Pero may bawas pa, sir, no? Ayan, 12K. Silva na Bridgestone. Ganda ng kulay, oh. May ayusin ka pa dyan, sir? Wala na, linis lang. Linis na lang. Ayan. Nakatono na lahat. Nakatono na lahat, no? Etong tri-bicycle mo, binibenta mo to, sir? Collection ko dala yun. Wala na. Okay na yan. Etong BMX. Yung BMX, yun, cable na lang. Magkano yan, sir? Nasa 5. 5K. Steel frame lang, no? Steel frame, sir. Chrome only ba yan? Yeah, steel lang yan. Steel lang, no? Steel kable pa. Kulang pa ng kable, no? Yan. Ayan yung laman ng bike shop ni Sir Jesse. Meron pa ako sa loob. Ah, meron pa? Dami pa pala, no? Uubusan tayo ng oras dito. Sobrang dami. Ito, wak pa, Jack. Di ko na siguro isa-isa yun yung mga nandito. Karating bike din kasi naman. Ah, mga bago to, sir. Kaya ako lang mag-aayos. Ah, okay. Ito, oh. Pakita ko na lang, ha. Meron tayo Cannondale. Ayan, oh. Ganda, oh. Cannondale. Abutin tayo ng ilang oras dito. Ito, oh. Cannondale. Magkano to, sir? May mga presyo ka na ba rito? Wala pa. Pakita ko na lang din para sa susunod na pagbalik natin. Ito naman ang alamin natin presyo. Meron tayo Cannondale na hybrid. Hindi ko na muna isa-isahin, ah. Ito. Galing Italy yan. Fausto Coppi. Oo. Pambenta rin, sir. Italian yan. Italian ganda, oh. May price na to? Wala pa. Sa susunod, babalikan ko to, Sir Jesse, ah. Alamin ko magkano. Kasi ayan, pumating yan, last week lang, oh. Fausto Coppi. Ganda. Kulay dila, maganda pa, frame. Mga nandyan, sir. Ito Giant. Ganda naman ni Bella nito, ah. Corner bar ba yan? Oo, corner bar. Okay, anong corner bar to? Ito ba, original ba itong corner bar nito? Ganda, oh. Ayan talaga kasama ng dumating? Oo, ito na. Yan, kasama ganda, na yan. Galing Japan. Ah, galing Japan. Giant scape naman, no? Naka-corner bar to. Sa susunod na natin, alamin yung mga price nito. Ayan. Ito, sarili ko to. Asa ito? Oh, yung binibenta ko yun. Ayun, ano yun nandun? Anchor. Okay. Ayun, binubuo pa eh. Ito, felt. Carbon. Pambenta to, sir? Bubuuin ko pa. Bubuuin pa. Wala mo ng price. Huwag muna nating alamin yung presyo. Yung headset niya, nandiyan na rin eh. Ito, carbon. Ito, abangan nyo. Yung felt na to. Carbon to. Ganda, oh, aero. No? Panalo. Tapos ito, ang dami pa pala. Wow. Ano to, pangbenta yung mga nandito, sir? Pero wala pang mga price. Ito, collection ko na to. Ito, mga collection na. Ito yung mga pambenta ko. Ito yung kasunod. Yung puti. Yung pilota, hindi. Hindi ko na muna alamin lahat to. Sa susunod na balik ko, ito alamin ko. Ito, gaganda. Ito, mga classic na road bike, oh. Giant, oh. Abangan nyo to sa susunod na balik ko, mga kapadyak. Ito pa, oh. Mga classic road bike. Eddie Merch yung isa. Eddie Merch? Ito, Eddie Merch nga. Ayan, oh. Ganda. Ito, classic road bike, oh. Eddie Merch. Ganda. Hindi ko muna alamin mga price. Ito, oh. Kasama pa yung air pump, no? Air pump to, sir, diba? Sa air pump ko yan. Sa air pump. Boy pa ba air pump mo, sir? Oh, boy pa. 81 years old. 81 na. Years bike old na. Yan. Binata pa siya. Bike niya na yan. Pero hindi mo nabibenta to. Ay, hindi. Brooks yung saddle, oh. Ganda. Ano naman yung paggamit siya sa amin, eh. Gagalit. Nakapag-bike pa ba yung air pump mo, sir? Oo, nakapag-bike pa siya sa Loyola. Guling, no? Ito, Foxster MTB. Ano ito, pambenta, sir?
O gamit niyo. Pwede rin kasi yan yung first na MTB ko eh. Ah, ito. First na MTB ni Sir Jesse. So, yung unang labas ng Foxster, yan eh. Unang Foxster, ito na Powell, oh, 1.0 plus. Siya na. Ayan, oh. Hindi ko na muna alamin yung mga specs tsaka price nito. Pakita ko na lang muna. May mga jack bike pa. Itong ganda nito ah. Oo. Gano'n yung ganito sir? Bebeto. Yeah. Collection ka yan. Ah, collection. One move yan. Ano po tawag? One move. Van. One move. Ayan mga kajak. Ang ganda ng frame. Oh. Parang basuka. Tapos button saddle pa. May stoplight sa likod yan. Ah, may stoplight. Ay, wow. Ayan. Tsaka headlight sa harap. Headlight na rin. Ang ganda no? Hindi pambenta yan, sir? Hindi. Ito kasama talaga to. Ito may... Ang ganda naman ng angkasan mo. Koda Bloom, no? Koda Bloom. Ganda, oh. Classic din yung pati yung angkasan, no? Pero may mga pambenta ka pa rito, sir? Meron. O, alamin ko na lang sa susunod yung mga nandito. Ito, Giant. Ito, pambenta tong Giant, sir? Hindi rin yan. Ah, hindi rin. Pero meron dito, alamin ko, ha? Ito, ang ganda nito, ha? Pambenta to. Ito, ganda. Ito, sa susunod ko na alamin to. Sige. Medyo gagabihin tayo. Ito, ganda. May kasama pang rack. Kasama talaga to, sir. Oo, kasama na yan. Ganda. Dumating. Tapos double tube dito, no? Triple. Ah, ito pa sa ilalim. Ganda. Alloy lang to, sir. Alloy lang, ganda sir. Ganda naman ito. Parang gravel setup, no? Pwede mo yung gravel yan, eh. Pwedeng palitan. Pagka kinorner bar tong ganda. Oo, mas maganda pag corner bar. Oo. At least magagamit to pa to. Kahit i-corner bar. Ito, ay, hindi na, no? Na. Tatanggalin mo na talaga siya. O, magagamitin mo na lang sa iba, no? Sa Pixie. Maganda to. O, sa Pixie. Ganda yan, eh, no? Si Sir Jesse, yan, nabubuhay na classic dito sa Marikina. Tapos, napakaganda ng mga bike niya. Mga kapadyak, ha? Meron tayong mga Bianchi rito. Ayan, no? Ito, mga parts nito, mga Campagnolo. RD niya Campagnolo rin, Sir Jesse. Campagnolo. Ayan, pati crank niya. Campagnolo. Campagnolo rin. Pati ito, ayan, no? Campagnolo nga rin, no? Sa susunod ko na alamin presyo nitong mga to, ah. Tingnan niyo yung fork ko. Carbon, Sir Jesse, no? Tapos may design. Ayan, no? Ganda. Ito ang Pagnolo rin, sir. Ganda naman ito. Tapos tingnan niyo yung emblem, oh. Panalong-panalo. FSA yan. Ano issue nito, sir? Yung may crack? Oh, may crack lang ito. Siya na minimal lang naman siya. Ano to, alloy ba to? Oh, alloy naman siya. Kaya ayan, repairable siya. May crack lang ng konti. Pero, papaayos pa ni Sir Jesse. Ayan, pakita ko lang muna. Konting pahapyaw. Pagbalik ko, pakita ko ulit to. Tapos alamin natin kung ano yung mga pagbabago rito sa bike na to. Ayan o. Bianchi. Ang pagnaulo yung setup niya. Tapos ito sir, Bilato. Oh, Bilato siya. Ayan o. Oh. Sige, daan na lang ako dyan sir. Masisi dito. Ito Bilato. Italian din siya, no? Oh, Italian din. Ito Bilato na road bike ko. Ganda o. Bilato. Ito naman Shimano 105 setup. 105 lahat setup. Fully carbon? Hindi, yung sa may steering ano lang. Ito. Dito sa loob. Sa head tube. Sa head tube niya. Ah, yung ito. Carbon siya. Parang binuksan, ano? Galing. Inukit, tapos tsaka sinalpak yung carbon. Ganda. Ito, carbon din. Pero yung frame niya, alloy. Alloy siya. Tapos, RDFD Shimano 105. Pati crank. Blitz pedal, oh. Pati chain, maputing-maputi pa yung Bilato. Puro Bilato nakalagay mga kapadyan. Tapos dalawa pa yung ano. Ito yun yung mata ng battle cage niya. Battle cage siya. Tapos ito, Shimano 105 din. Ayan, abangan nyo to sa susunod na vlog ko. Dito sa, ano ni Sir Jesse. Sa munting munting bike shop niya na punong-puno ng magagandang bike. Ayun yung hub niya. Made in Italy talaga. Bilato. Ganda. Carbon, no? Ano to, sir? Lang. Oh, yun, ito issue niya. May scratches lang dito. Siguro sumiksik sa masikip yung may-ari nito. Kaya nakaskas to. Ayan, Bilato, mga kapadyak. Sa susunod, alamin ko ibang detalye dito. Tsaka, pakita ko yung mga specs niya. Ayun po, oh. Huwag mo na ilabas yan, sir. Ganda. Ayan, oh. Pero po, GT. Ayan. Ito, mga abangan nyo sa pagbalik natin dito sa bahay ni Sir Jess. Ito GT yun. Oh, last na gravel ko na lang ito. Gravel. Pero pang out mo rin yan sir. Oo. Ang ganito. GT. GT grade. GT ano sir? GT grade. GT grade. Ayan GT grade. GT bicycle. Ganito. Panalo. So sunod alamin ko pa yung full specs nito. Tsaka yung presyo kung magkano. Pero ito konting pahapyaw lang.
Ano niyan? Shimano Clarice FRD. Ito, FD Clarice din. Itong crank niya. Non-series na Shimano. Tapos, naka-mechanical na disc brake zoom ginamit. Ito Clarice din, sir. Ito Clarice din. GT. Ayan, no? Ganda. Kapal ng top tube niya. Tapos, yung top tube niya, parang nagsisilbing pampatibay na dito sa seat tube niya, no? Ganda naman yan. Sa susunod ka na alamin presyo niyan, sir, ha? Ayan, okay. Okay mga kapadyak, hanggang dito na lang muna yung vlog natin dito sa munting bahay ni Sir Jesse Serrano na punong-puno ng magaganda at puro classic na mga hybrid at saka mga classic na road bike. Kung sakaling may mga nagustuhan kayo dito sa mga bike na naipakita ko, ilalagay ko sa description box yung complete details ni Sir Jesse Serrano. Kontakin nyo na lang siya at bisitahin nyo na lang din yung FB page niya at i-message nyo lang siya doon sa ilalagay kong details dito sa vlog natin sa araw na ito. Magkapasalamat nga pala ako dito kay Sir Jesse Serrano dahil pinayagan niya tayo na bumisita dito sa bahay nila na punong-puno ng magagandang bike. Salamat po Sir Jesse at shoutout po sa inyo. Salamat din sa mga patuloy na sumusuporta sa ginagawa kong mga video. Patuloy nyo lang ako bigyan ng like, share, comment, tsaka subscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video kagaya nito. Salamat sa panonood nyo mga kapadyak. Kita-kits na lang ulit hanggang sa mga susunod pang video. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo.